Kasi meron tayong gamot sa bakuran, di natin ginagawa. Ang gusto natin, puro instant, no? Ingat, di ba? So, ang nangyayari, instant na rin yung buhay natin. Sa ngayon, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Laganap na po, no? Moderno na po. Wala na hong makakapagsabi na yung kinakain mo, ligtas, lalo't hindi ikaw yung gumawa. So, kahit na ikaw na nga yung gumawa, hindi pa rin ligtas kasi lagyan mo ng tinatawag na ano, di ba? Ano nilalagyan mo, sir? Baking, mantika, pampasarap, mga preservatives, additives, may mantika na, may baboy pa. Di ba? So, ang gagawin natin dito, ayan, katulad nito, ngangatain mo to, sir, di ba? Tapos, dadaan sa digestion. Yan. No, tapos yung nilagay mo dito, yung baking, yung mantika, hindi na dadaan sa digestion. So, anong na-absorb ng katawan mo? Sakit. Sakit. No, sakit talaga, sir. So, kailangan mo siyang busawin. Gamit yung makabagong pamamaraan, yung nutritional extractor machine, para makuha mo 100% yung benepisyo ng gulay, pero huwag mong dadamihan kasi antibiotic property to. Yan? Oo. Alam mo, malunggay. Yung tinatawag na malunggay. Miracle tree, sa ibang bansa kasi cancer fighter po ito. Phytochemicals to fight cancer. Para maiwasan mo yung mga kulani, lumala, yung mga bukol-bukol. Pag sinabi mo kulani, bukol-bukol, sir, walang sakit yan, ha? Nadidetect na lang yan, stage 3, stage 4. Yung mga cyst na bukol. Yes, yan nga po, yung mga cyst bukol. Oh, ito yung papatay dyan. Yung mga cholesterol sa atin, na kahit kalimutan mo yung mga naunang gulay, huwag lang yung daon ng malunggay. Kasi hundreds of benefits, 320 major kinds of disease ang maaari mo mapagaling dyan. And then, punta po tayo dito sa tinatawag na pipino. Ang pipino po is alkaline water. Mayroon ang tapang cleansing po ng tinatawag na kidney natin. Ayan, lalo na kung mahilig kayo sa mga alat. O sa mga taong may uric acid, mainam din to. And then, mainam din po ito sa mga hairless dry skin. Mainam din to kung hindi ka nakakatugon ng 8 hanggang 12 basong tubig. So, ito pong pipino na to, malakas makatulong sa atin kasi never ka magkakasakit pagkaka-alkalinize ang katawan mo. Pag hindi alkalinize, nagkakaroon ng paglapot ng dugo, gravity, bumibigat, hindi maayos, nagsisirculate mula ulo hanggang paa. Kaya ito, mami, sir, no? Ang gawin mo dito, huwag mo ilalagay dun sa ano, suka. Hindi ka gagaling dyan. Ha? Ano ba yung suka? Acid. O anong meron ka? Uric acid. O talagang magagaling tapos nagpaksu ka pa, pinakain mo pa sa anak mo, kinain mo pa. O kahit inom ka ng inom ng gamot, hindi ka gagaling. Pero yung about sa sakit, yung ano, yung dahilan sa sakit, sa namamana ba to or kinakain? Ayaw namamana. Hindi namamana ang sakit, sir. Kasi ang sakit, sir, namamana pagkakayang kinain mo iisa. Ang tanging namamana po, sir, ha, yung tinatag na physical na kanyuan at yung ugali ng tao. Pero ang sakit hindi. Kasi number one, wala ka namang pinirmahang titulo para manahin mo yung ikta-iktaryang diabetes, ikta-iktaryang ano, high blood, diba? So, ano bang possible? Kaya madalas lang nangyayari yung ninuno natin, hindi nanana, hindi natatahimik eh. Kasi madalas natin nababanggit eh. Kasi yung ano namin, ninuno namin, ganito yung mga sakit eh. Diba? Hindi po totoo yun. Wala akong namamanang sakit. Kung bakit po kayo nagkakasakit, may kulang. Because of our lifestyle, madalas tayong kumakain ng mga bawal, sobra labis. So ito po yung maganda, magpapalakas tayo, sir. Para may kakayanan tayong labanan ng sakit, ma-flush out, maunahan. Kasi pag naunahan ka ng sakit, mahababang gamutan, gastusan, masama pa sa kalooban. At ang may sakit, number one, humahandang sa kinabukasan at pagyaman. Diba? Bukod doon, ano nangyayari? Pero wisyo sa bahay. Pero pagdating mo sa ospital, ang ganda ng pangalan mo, pasyente. Pagdating sa bahay, pero wisyo. Kasi yung kakainin na lang ng pamilya, bibili na lang ng gamot mo. Imbis na banok ang ulam, sardinas, noodles, mga lason. Magkano yung diba? From 4-7 po, mabibili mo siya for only 1,500 pesos. Pero multi-purpose, multi-functional, kasi magamit mo rin siya sa pagluluto. Katulad ng bawang, gawa kang Shanghai, yung ginawa ko kanina. And then, laglan muna natin ang apple, sir. Pwede kaya isagot ko na? Sir, hindi mainam to. Antioxidant panlaban sa mga free radicals. Lagay natin yan, sir, ha? So, ito ang gagawin natin. Kailangan mo rin to. Lagi ka nasa kalsada, di ba? Sige. Oo. Kasi pagkakaano, hihina ang baga mo, pagtanda mo. Papansinin mo, pag sinabi matanda, anong unang ginagawa nila? Di ba nire-replace na doon sa mga delikadong lugar katulad ng mga mics po sa usok, sa pabrika, sa sigarilyo kasi mahina ang resistensya. Ito yung magpapalakas sa'yo. At tayo lang, cancer din po yan. Sa mga radiation, lalo na sa mga bata, kailangan mo i-extract, lusawin para hindi ka nadadaan sa digestion, ina-absorb agad-agad.
for rapidly healing, rapidly reaction, kailangan mo siya talagang i-liquify. Parang alak, di ba, 1-2 shots there. Pagka uminom ka, tatama. Kasi wala ka ng idadigis, diretso na sa mga ugat mo. Diba? Kaya ganun po ang mangyayari. Kailangan natin ito para 100% makuha mo. Hindi, lagyan natin ng saging, sir. Mahiligo ba kayo sa saging? Mahilig. Ayan. Alam mo yung saging, kung nangangamba ka, baka wala kang lakas bukas. Kasi nga, sa sobrang pagod mo ngayon, ang gawin mo, sir, kung meron ka ng lakas sa saging. Alam mo yung saging? Source of energy to. Kailangan po natin to. Everyday, huwag mong panghinayangan. Kasi ikaw mismo yung nagtatrabaho sa pamilya mo eh. So, kailangan mong kumain ng saging. No, kahit yung mga anak mo. May anak ka na ba, sir? Wala pa. Wala pa. O, pag nagkaanak ka, alam mo na ha. Magnesium, potassium, calcium, iron, and zinc. Mainam po yan sa ating katawan. Kasi lalo na yung potassium. Yung potassium po kasi nagpapatibok ng puso natin. Pag nag-zero potassium ka, zero na rin yung buhay mo. Diba? So, ang gagawin